Ngayong umaga, umingay yung balita na nasusunog pala yung isa sa mga lugar na puno ng mga alaala natin bilang bata. Sigurado ako na may memorya kayo dito kasama ang inyong pamilya o mahal sa buhay, pero nakakalungkot lang isipin na nasusunog pala ang Star City. Ayan, bago natin umpisa ng video na to, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell kayo kasi may pag-giveaway tayo. Anyway, tuloy na tayo sa kwento natin ngayon. Pagkagising ko kaninang umaga, kalat na kalat sa social media na nasusunog yung Star City at nakakalungkot sobra. Gaya nga nasabi ko kanina, sure ako na lahat tayo may memories doon eh, kahit isang beses man lang. Nung kabataan natin, di ba? Tingnan natin yung balita, sabi dito, nasusunog daw yung amusement park sa Pasay matapos ang midnight nung Wednesday. Kanina, no? Kaninang madaling araw. Sarado daw to nung biglang umapoy nung 12:22 a.m. Ito yung dahilan daw na pinaniniwalaan nila na nag-umpisa sa stock room ng mga staff toy at prizes. Sabi ng City Fire Marshal nila na si Paul Pili, doon daw nag-umpisa. At napakadami nun kung mapupunta kayo doon. Ang dami nilang mga staff toy. Actually, lagi kang mananalo doon sa claw machine nila. Doon lang talaga sa Star City yung gano'n. Na lahat ng lagay mo panalo. Diba? Yung dati natin. Yung mga videos kami doon. Nakakalungkot. After daw nun, bigla nang ano, lumakas na yung apoy. Tapos kitang-kita siya. Tingnan natin yung mga pictures. Ayan, no? Gagaling natin na sa likod ko. Malakas talaga siya. Ang dami. Ito yung mga picture natin, oh. Tapos ang nakakalungkot, eto na yung picture pagkatapos. Wala na, oh. Ayan, sirang-sira na talaga. At sa pagsunog noon, wala na rin yung mga nostalgic memories natin ng bata natin. Kaya nakakalungkot talaga. 2 hours later daw, ni-raise nila yung Task Force Bravo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin daw nun na may 19 trucks na nandoon sa Star City. Fire trucks, ganun kalakas yung apoy. However, natigil na raw nila yung apoy bandang 4:30 a.m. Ganun naman pala. Yung Snow World daw, oh, sabi dito, nasira. Pati yung Star Theater. Aliw Theater yung Star Theater. Oo, nanonood pa kami ng mga ano dyan dati. Ballet, mga musical. Bata ako. Nakakalungkot lang na hindi na natin sila makikita. Pati daw pala yung Office of Radio and Television Network Manila Broadcasting Company, no? Na MBC, na nagmamay-ari ng DZRH, Love Radio, na apoyan din. Hindi ko alam kung nasunog sila completely, pero kasama din daw sa sunog. May ano ba sila ngayon? May operasyon ba sila ngayon? Na hindi ko alam. Sabihin nyo kung ano para ma-confirm natin. Napakarami din daw ng mga offices at buildings doon na hindi ko alam kung natepok, pero katabi lang din nila yun dun eh. Ang nakakalungkot lang, eto. Maraming mga empleyado ang hindi alam kung magkakatrabaho pa sila o hindi. Sure ako na masisisante na sila, matatanggal na sila dahil una-una sa lahat wala nang tatrabahuhin. At nakakalungkot lang na maraming nawala ng trabaho dahil dyan. The good thing, however, sabi dito, yung spokesperson ng Star City na si Rudolph Hularbal, maaaring mag-reopen daw itong Star City ng 2020. Yun naman ang maganda. Feeling ko gagandahan pa nila lalo, i-improve na nila kasi sa totoo lang, sobrang outdated na rin yung design ng Star City. Ah, ito oh, kinumpirma dito na yung DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock ay magko-continue nung kanilang mga operations. Ayan, may ano na rin pala para dun sa mga empleyado, magbibigay daw sila ng financial support para sa kanila. At hanggang ngayon ay dinidetermine pa rin kung ano yung cause ng apoy. O sabi pa dito, Star City which was hardest hit by the fire will be closed through the Christmas season. Doon pa naman malakas, no? Yung Star City talaga pag Christmas season. Ang dami talaga, masaya kasi talaga mag Star City. Oh, ayan. Of course, dahil dyan, maraming conspiracy ang mga tao. Actually, dito rin sa amin, hindi ko alam kung bakit, pero pag may nire-renovate, ganyan, nasusunog din. Ayan yung dito sa amin, Victory Mall, Grand Central, palaging nasusunog. As in, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong beses, maraming beses talaga silang nasusunog. Kaya nagtataka talaga yung mga tao. At nakita ko rin dito na ganun din ang sentimiento ng mga tao. Di naman natin mako-confirm yan or hindi. Pero may isang nagsabi, hindi ko mahanap yung comment na wala pa man din, hindi pa natetepok yung apoy, may reopening na agad, na pagplanuhan na agad. Yun yung mga sinasabi nila doon. Kaya talagang nag-aano rin sila, nag-iisip sila na may pakasinadya o hindi.
Hindi ko alam, hindi ko mako-confirm, pero yun yung sabi ng mga tao. Anyway, nakakalungkot lang kasi hindi ko alam kung bakit, pero parang balak ko din bumalik doon ngayon, tapos biglang ganto. Ngayon Linggo, parang iniisip ko, punta kaya kami ng Star City. At ang dami naming content dyan sa Star City, lagi kaming masaya, may picture. Pakita ko yung picture namin dito. Ayan ka, last year ba yun? O this year lang? Nag Star City tayo. Yung sa Snow World, kasi sabi ko talaga pag naging successful ako, babalik ako at itatry ko lahat ng rides. Kasi noon, literal na wala talaga kami yung pera. Kung ano lang yung meron na sa Ride All You Can, yun lang. Natry namin at ang saya-saya namin. Kaya nakakalungkot lang na hindi na pala natin siya mababalikan this year. Feeling ko pag binuksan to bukas, gigibayin na talaga siya ng buong buo at papalitan nila ng mga rides. Which is good din. Hindi naman sa sinasabi kong maganda yung nagkaapoy, pero maganda na rin na mapapalitan kasi maraming namatay sa Star City, diba? Sa mga rides nila. At nakita namin, hindi ko alam kung mapapakita ko yung clip, huminto yung ano, diba? Yung flying saucer ba yun? Nung nagra-rides tayo. Yung sinakya mo yung umiikot yung Chubibo. Huminto! Kalagitnaan yun, diba? Parang hindi na siya nagtuloy-tuloy. Basta yung umulit kayo, parang ganun, basta ang dami ng palpak din sa mga rides nila. So good thing na mapapalitan para mas safe din. May mga namatay nasa Star City, yan sure ako. Especially yung Wild River na pinalitan na ng pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero dati Wild River siya. Walang ka-harness-harness. So pag konting pagkakamali mo, lalaglag ka talaga. Hindi ko lang alam kung napalitan na nila ngayon. Oo, yung Ferris wheel, diba? May nangyari din sa Ferris wheel noon sa Star City. Oo, ayun. So, ingat lang. As much as masaya talaga sa Star City, eh, kailangan safe pa rin tayo. Yun naman talaga ang importante. Mas importante yung safety natin kesa sa memories, di ba? Pero hindi dyan nagtatapos ang lahat, okay? Tama na tayo sa medyo naging dramatic na tayo. Medyo naging nostalgic na. Eto yung isa, no, sa mga pinag-aano ng tao. May mga nakikita raw silang mukha sa sunog. Actually, ayan kung makikita nyo dito. Pero may makikita kang mukha naman talaga. Ayan, sabi dito, I don't know if this was just me or kayo rin. I was looking at this photo for a while about sa nasusunog na Star City. And my boyfriend and I noticed a weird thing about this photo. Try to look at the upper right part of the smoke and focus and zoom in it. Ayan, zoom natin. May mukha nga na tumatawa talaga. Nakasmile. Oh, ayan pa. Can you see it now? Try to look closer. Actually, madami. There it is. It kinda creeps us out too. It looks like a two-faced of an angry person and a happy one. Parang si Edward Mordrake. Tama ba yung pangalan? Edward Mordrake. Yung nakikita nilang picture dito. Ayan. Hindi naman, ano, hindi na bago yung ganitong mga pangyayari. Tatalakay natin to sa next video natin. Nangyari na rin to sa 9/11. Ayan. Sikat din noon. Nung bata ako noon nangyari ng 9/11. May mga nakikita raw silang mukha ng demonyo doon sa usok. At ayun din yung nangyayari ngayon sa Star City. Viral! Actually, itong mga to. At hindi lang din sa 9/11, alam ko sa buwan may nakikita rin sila. At may mga taong sumasamba sa mga naiwang, ano, ng hindi ko alam kung pintura yon sa dingding. Parang may natuyong tubig or pintura, tapos sinasamba nila yon. Ang tawag dito ay pareidolia, kung saan nakakakita tayo ng mga bagay-bagay. At titingnan natin sa susunod kung may nakikita ba talaga na misteryoso ang mga tao. O guni-guni lang natin yan at na-explain ng science. Anyway, bago natin doon tapusin yung video na to, ayun, kakalungkot lang na nawala na yung Star City, pero wala namang namatay, no? Nakakalungkot lang, so pero okay na rin yun para maayos yan. At sana'y makabalik tayong lahat sa Star City. Pagbukas niyan, punta tayo doon, pupuntahan natin yan, nakakalungkot. Yun na muna ang video natin sa araw na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell kasi may pag-giveaway tayo. At tuloy natin yung pareidolia sa susunod na episode. Kung gusto nyo yung panoorin niya, bigyan nyo kayo next dito. So yun lamang po. Ito si Clarence.